Sa isang panayam nga ng Manila Bulletin ay nasagot ng MUPH Creative Director na si Mr. Jonas Gafford ang mga nais malaman ng mga Pinoy pageant fans lover. At dito nga ay mabilis niyang itinanggi na ang MUPH ay hindi against sa mga pageant veterans na tinatawag din ng iba na recycled beauty. At ang sabi pa niya tungkol sa mga veteran ang mga kandidata na go lang ng go kasi mas sanay talaga sila sa stage. International, mas kaya din nilang lumaban, pero syempre we can't do anything naman if someone really shine. Even if she's not veteran. Now that we want Miss Universe Philippines to staged earlier, we have more time to train the girls who will join, whoever will win, no matter if she is new or veteran. They have the same months of training and preparations naman. Dagdag pa niya na we have no formula naman diba? As long as she committed, focused, beautiful and with good disposition in life. Dagdag paliwanag niya nga ay kung ano ang talagang mahalaga para sa kinatawan ng bansa ay pagkakaroon ng star quality. Basta when she enters the room, siya na yun, she has that appeal, she has the star appeal. Yun dapat ang hinahanap natin. At natanong pa siya ng Manila Bulletin na kung ganoon ang kaso masasabi ba niya na ang mga qualified candidates na nagkaroong ng exposure sa show business ay may kalamangan sa kompetisyon. Ang sagot nga ni Jonas ay, actually it's better kasi they know na how to play with the camera. They know how to perform on stage. But again it's really locked in talaga. If it's their night to win with Miss Universe Philippines. It's an equal playing field sa lahat. At sa pagtitiyak niya na ang kompetisyon sa MUPH ay pinananatiling pantay na paligsahan ay maring itinanggi niya na pinapaborin niya ang mga kandidatang ipinapadala ng dati niyang pagmamayari na beauty camp na Aces and Queens. At hindi nga pinapanalo ang mga kandidatang nagmula sa ibang beauty camp. At dito nga ay nilinaw niya na ang lahat. Sinabi niya na, wala akong kinalaman sa Aces and Queens at kung anong ginagawa nila. Napakarami pang bagay pa na dapat kong asikasuhin at wala na akong panahong mag-isip sa mga ginagawa nilang mga trainings at kung sino-sino ang mga kandidata nila. Lukang at us in Miss Universe Philippines were very fair. We have SGB, we have judges. Our main concern is to have a good show. The girls are well taken care of, we feed everybody well and then the winners feel like they are really queens. Paglilinaw niya, ngayon nga na nabigyang linaw na ang mga haka-haka ng mga pageant lovers na may kinalaman siya sa mga nanalong representative natin sa Miss Universe pageant. Ano naman po ang inyong opinion sa kanyang mga nasabi? Mag-comment ka lang below. Muli ay maraming salamat sa inyong panonood. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel.